Mga ka-Vonnie Malia, alam nating lahat, hindi ganong kadali ang buhay sa ating bansa kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kapag hindi ka ganong katalino at ganong kahusay. Kahit pasabihing napaka-madiskarte mo, mamumblema ka pa rin pagdating sa pinansyal. Paano na ang mga anak mo, ang pamilya mo? Yung iba nga may hawak ng diploma, nahihirapan pa rin pumasok ng trabaho. Wala pa rin tumanggap sa kanila. Kaya yung iba, nangingibang bayan pa, nangingibang bansa pa. Ang karamihan naman sa atin, imbis na magtrabaho at magpaalipin sa iba, bakit nga ba hindi bumuo ng sariling negosyo? Sariling pagkakakitaan. Papaikutin ito gamit ang kaunting puhunan. At pag medyo umangat-angat, dyan na papasok ang problema. Kung sino pang negosyante ang nagmula sa mahirap, sa mababa at pag umangat ang buhay, medyo hindi maalis ang kayabangan. Lalo na kapag ang negosyo nailipat ng Maynila at umasenso. Imbis na magpasalamat at maging mapagkumbaba, nagiging mayabang, swapang, madamot at mapangmata, mapanghusga. Ganyan ang nangyari sa buhay ni Marlon. Itong si Marlon, nakapagtapos ng vocational course sa kanilang probinsya. Natanggap siya bilang isang cook sa isang kilalang food chain sa Maynila. Sadyang sinuwerte dahil mabuting tao ang kanyang mga managers, ang kanyang mga boss. Kinakitaan siya ng galing at sipag. Hanggang ngayon, itong si Marlon ipinadala sa iba't ibang mga branch sa buong Pilipinas. Pero mas napatagal nga siya sa Metro Manila. Masakit mang tanggapin pero alam nating lahat ang provincial rate, hindi ba? Kahit pasabihin pareho lamang ang trabaho sa Maynila, sa trabahong ginagawa sa probinsya, ang bayad sa kanila ay ibang-iba. Dahil nga itong si Marlon ay namalagi sa Maynila ng matagal na panahon dahil sa kanyang trabaho, minsan na nga lamang siya umuwi sa kanilang probinsya. Halos once a year na nga lamang. Lalo na kapag may okasyon sa kanilang barangay. Kasabay ng pag-asenso at pagbabago ng buhay ni Marlon na ikinatutuwa naman ng kanyang mga kamag-anak, nagbago rin ang kanyang ugali, ang kanyang attitude. Tuwing siya'y umuwi, siya ay sinasalubong ng kanyang mga kababata. Nagiinuman sila, kumakain ng masarap na pagkain at dyan magsisimula na nga ang mga storyahan, kwentuhan, ang yabangan na magsisimula dito kay Marlon at sa kanya rin magtatapos. Habang si Marlon ay hagalpak na nga ng tawa ang ilang kainuman nga niya, ilang mga kaibigan sa kanyang paligid, may nagbubulungan pa nga. Ang sabi ng iba, ako naman tinamaan ng magaling. Nandyan pala si Marlon. Uwi na ako. Ano? Eh magaling pang umuwi na. Ayokong magpakita sa kanya. Sigurado ako, kakantsawa na naman tayo ng taong yan. Palibhasa, sa bukid nga tayo nagkatrabaho. Ano? Dahil nasa Maynila siya at malaki ang kanyang kita roon, masaya ako para sa kanya eh. Pero sa akin lang, napakasakit niyang magsalita. Akala mo kung sino? Parang hindi kami magkaibigan nung bata pa kami. Ewan ko dyan. Uwi na ako. Ang dagdag pa nung isa, sinabi mo pa pare, magaling pang tayo na nga lamang ang umiwas sa kanya. Ayoko makipagtalo. Baka mamaya mapaaway pa ako nang wala sa oras. Nakakahiya kay Kapitan. Ay. Ano? Oo. Nakita niya ako kanina. Nasa tindahan ni Aling Pasing umiinom ng soft drinks doon. Nakasuot ako ng buta. Medyo madumi ang damit ko. Marami akong sinasaka ngayong araw. Wala pa akong pahinga. Kaunti pa lamang ang tulog ko. Eh habang umiinom ako ng soft drinks doon, nilapitan ako. Eh di ba nga classmate ko yung high school? Ang tanong niya sa akin, saan daw ako nagkulehiyo? Ano daw ang aking kurso? Pakayabang talaga eh. Sa itsura ko bang yun? Mukha ba akong profesional? Mangko. Bala siya sa buhay niya. Nagtanong naman yung isa. Ang sabi niya, pare naman, baka naman tinatanong ka lamang ng maayos. Huwag kang masyadong sensitive pare, kalalaki mong tao. Ano? Ako? Sensitive? Pare, hindi mo kasi nakita kung paano niya akong pagtawanan sa harap ng maraming tao.
ipinahiya niya ako sa maraming mga tao. Sa mga kaibigan niyang galing Maynila. Ang trabahong ginagawa ko, ang itsura ko, ang amoy ko. Hagalpak nga sila ng tawa dun eh. Umalis na lang ako. Tumalikod na lamang ako. Akala ko tapos na ang problema. Akala ko makaiwas na ako sa gulo. Alam mo ba ang ginawa? Tumawag muli siya sa akin. Tinawag mismo ang pangalan ko. At sinabing, mag-inuman na lamang daw kami. Magaling pa. Magsaya na nga lamang daw kasi piyesta naman. Total, mahina naman daw at maliit ang kinikita natin bawat araw. Ano? Sensitive pa rin ako? Bahala kayo. Basta ako uuwi na lamang ako. Magpapakain na lamang ako ng manok nun sa amin. Sige na. Marami sa mga kababata nga ni Marlon ang yamot na yamot sa kanyang pag-uugali ngayon. Pero bakit hanggang sa ngayon, meron pa rin nakikihalubilo sa kanya? Pinapakisamahan siya ng mga tao hindi dahil gusto siya ng mga ito. Aliw na aliw sila dahil parabang nakasanayan na nga nila ang kayabangang ito. Akalain nyo, tuwing siya'y nagkukwento, paikot-ikot lamang naman ang ibig niyang sabihin. Mas malaki ang sahod niya kumpara sa mga tao sa kanila at di hamak na mas maganda na ang buhay niya ngayon kumpara sa kanyang mga kababata. Ang kayabangang ito? Tila ba kinakaaliwa naman ang iba? Hindi nga naman katulad ng kanyang mga kasama. Mamahalin ang kanyang damit, ang kanyang sapatos at alahas, ang kanyang pantalon. Yan ang kanyang bukang bibig, bago nga daw ito. Galing pa ng abroad, yan ang sabi niya. Palagi niyang ipinaparamdam sa kanyang mga kasama na siya ay nakakaangat sa kanila. Lumipas pa ang ilang mga taon, itong si Marlon, medyo nakaipon nga ng sapat na pera, kaya ngayon, ang nais daw niya ay magtayo ng sariling negosyo. Eh di ba nga, naging cook nga ito sa Maynila, kaya ang kanyang nais ipatayo ay kainan, isang restaurant. Nagawa ng ipatayo ang kanyang establishmento gamit ang kanyang naipong pera sa maraming taon niya sa Maynila. Itong si Marlon maaaring mayabang at mahangin, pero kapag usapang talento, mahusay naman talaga siya. Tinatangkilik ng maraming tao ang kanyang luto at pagkain. Kung sa bagay, kapag usapang pagkain, basta masarap, kahit patapon ang ugali ng gumawa, okay lang, basta masarap. Maaari niyang ipagyabang ang kanyang talento, ang kanyang husay, ang kanyang galing, ang kanyang negosyo, ang kanyang mga naipon. Isang bagay na hindi niya kayang ipagmalaki, siya ay nagkakaedad na. Ngayon, si Marlon, nagkakaedad na, lubalabas na ang puting buhok. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin pamilya, wala pa rin kasintahan. Kaya itong si Marlon, parang pinagtatawanan na ng mga kabaklaan sa kanila. Dahil baka nga naman daw, ito, lalaki talaga ang hanap, kaya hanggang sa ngayon, wala pa rin pamilya. Ang tugon naman ni Marlon, hindi naman daw siya bakla. Ayaw lang talaga niyang manligaw. Hindi niya gusto ang dagdag na responsibilidad dahil baka daw mapabayaan niya ang kanyang negosyo. Isang bagay pa, bakit naman daw niya hahayaan ang isang babaeng makihati sa kanyang mga pinaghirapan? Ano siya, hunghang? Ang sabi nga niya, basta ang gagawin niya ay magpayaman lamang ng magpayaman. Kung talagang nakalaan sa kanyang mag-asawa, magkakaasawa siya. Minsan nga nasabi niya ito sa kanyang mga kabarangay. Hoy! Hoy! Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Alam nyo, ang hihina ng kukote nyo eh. Pamilya ko nga eh walang pakialam eh. Kayo pa? Isipin nyo, sa yaman kong ito? Sino ko para ipamahagi ang kayamanang ito sa isang babae? Ang babae, kayang-kayang palitan. Ang pera, hindi. Anong ipapagyabang nyo sa akin? Yang pamilya nyo? Na hindi nyo halos mapakain? Bago nyo ako pag-usapan, bago nyo ako pagtawanan, magpayaman muna kayo. Pagkaya nyo nang kumain 3 beses sa isang araw, saka nyo ako paandaran. Pero kung hindi pa, manahimik na lamang muna kayo.
Muling bumalik ng Maynila itong si Marlon upang maasikaso na nga niya ang kanyang ipinapagawang kainan. Sinasabi ko sa inyo, mga ka-Vonnie Malia, kung kaibigan nyo o kapitbahay si Marlon, iisipin yung magandang klase ng kainan ang kanyang ipinapagawa. Yung tipong high class, kasi nga itong si Marlon, mayabang, mahangin. Baka nga naman sa malamang ang kanyang ipinapagawang restaurant, ilang floor pa ang taas. Siguro, mamahaling pagkain ang kanyang ibinebenta. Siguro, malaki na rin ang kanyang income doon. Pero ang totoo, ang kanyang ipinapagawang restaurant daw ay isang simpleng kainan nga lamang. Alam niyo naman sa Maynila, medyo mahirap ang magtayo ng sariling negosyo. Ang daming binabayaran, magpapagawa ka pa ng establishmento, yung building mismo. Babayad ka pa sa mga tao. Sa makatuwid, ang ipinagayabang na negosyo nga nitong si Marlon sa mga tao ay hindi pa nag-e-exist. Pangarap pa lamang ito, nasa drawing board pa lamang. Pangarap pa lamang. Hanggang ngayon nga, itong si Marlon nangungupahan pa rin ang bahay sa Maynila. Mauubos ang kayamanan pero hindi ang kayabangan. Ang ugali ni Marlong ito, hindi na nga kayang tagalan ng kanyang mismong pamilya. Nung huling beses nga na siya'y umuwi, pinagsabihan siya ng kanyang bunsong kapatid. Kuya, halika nga dito. Halika kayo dito. Anong sabi mo sa mga kababata mo? Ha? Huh? Bakit napakayabang mo, kuya? Kung makapagsalita ka, para ang taas-taas ng estado mo sa Maynila. Oo, maaaring meron kang negosyo sa Maynila. Proud kami sa iyo eh. Masaya kami para sa iyo. Pero para ipagyabang mo, ano yun, hotel? Restaurant? Kuya, eatery yun, eatery. Yung pera mo, labas lamang ng labas. Bili ka ng bilang kung ano-ano. Bayad dito, bayad dyan. Ni hindi ka na nga makapag-abot dito sa atin, di ba? Magkano lamang ang kinikita mo doon? Halos wala. Ang customers mo, pababa ng pababa. Kung makapagsalita ka sa kanila, inam ka eh. Kahit kami, dinadamay mo. Ang baba ng tingin mo sa amin, sa trabahong ginagawa namin dito. Kuya, mahiya ka naman. Hindi mo ba napapansin? Nagagawa mong abutin lahat ng gusto mong gawin sa Maynila. Hindi ka namin pinipigil. Malaya kang gawin ang gusto mo. Pero kami, wala kaming pagpipilian. Hindi namin magawang iwanan ng mga magulang natin. Hindi kaya, hindi pwede. Pero ikaw, nagagawa mo. Mahiya ka sa balat mo, kuya. Mahiya ka sa balat mo. Kung pagsalitaan mo ang boyfriend ko, kung pagsalitaan mo ang mga kapitbahay natin, hindi mo ba alam? Sa bawat pag-uwi mo, inaabangan ka ng mga yan. Kasi ano, pag alis mo, pulutan ka ng usapan. Eh si Marlon ganito, si Marlon ganyan. At kami nasasaktan sa ginagawa nila. Pero ikaw ayaw mong tumigil. Kuya naman. Kuya, baka nakakalimutan mo. Nagawa mo lang makapagtapos ng pag-aaral kasi nagsakripisyo kami para sa'yo. Kasi matalino ka eh, mahusay ka. Sayang naman kung titigil ka noong kolehiyo ka pa lang. Nagsakripisyo kami para sa'yo. Sana man lamang maalala mo yun. Na kundi dahil sa amin, hindi mo naabot ang pangarap mong buhay ngayon. Abatay ka lang muna. Bakit kung makapagsalita kayo, parang kasalanan ko pang wala kayong pangarap sa buhay, na wala kayong gustong marating? Control ko ba ang mga buhay ninyo? Ikaw? Hafe? Kung pagsalitaan mo ko, parang hindi ako mas matanda sa'yo. Ako bang pumili ng buhay na yan? Ginusto ko bang maging sales lady ka? Hindi naman, di ba? Ikaw, Jane. Hanggang sa ngayon, kasambahay ka pa rin, utusan ka pa rin, muchacha ka pa rin, at ginusto mo yan. Kaya hanggang sa ngayon, wala kayong pagbabago, hindi kayo yayaman. Pero dahil ginusto nyo yan, hindi ko kayo pinigilan. Pinili nyo yan, di ba? Hindi ko kayo pinakailaman. Kaya kung tutuusin, wala kayo dapat karapatang pakailaman ako o pagsabihan ako. Alam nyo? Ang kapal ng mga mukha ninyo eh. Kayo ang makapal ang mukha.
Aba, ay inaambunan mo na nga ng biyaya. Ikaw pa itong nagmamagaling? Gagaling nyo rin eh. Ang gagaling ninyo. Yan naman ang sabi ni Marlon. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataong siya ay dinerecha ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kapatid. Namagitan sa magkakapatid na ito ang kanilang ina. Ang sabi nga ng kanilang ina, dapat daw si Fe at Jane igalang pa rin ang kanilang kuya. Pero dapat si Marlon hindi pinagsasalitaan ng ganoon ang kanyang mga kapatid. Hindi porke sa Maynila nga ito nakapag-aral at nakapagtapos noon, hindi porke meron na siyang negosyo o maipagmamalaki. Maling-mali daw na uuwi ito galing Maynila upang siraan lamang ang kanyang sariling kadugo, mamaliitin ang sariling magulang at mga kapatid. Maling-mali yun. Paano mo daw maa-appreciate man lamang ang napakaraming pasalubong kung sa masakit na salita pa lamang ay busog na busog ka na? Kung ganoon lamang din at lagi na lamang magkakasigawan at magkakaaway, magaling pang bumalik na lamang sa Maynila nga raw itong si Marlon. Masakit man para sa kanyang ina, ay mas maigi pang araw muna yun. Ang sabi ni Marlon sa kanyang ina, ang sabihin ninyong lahat dito, masyado kayong sensitive, ha? Bakit? Hindi ba ako nakatulong sa inyo? Magaling pa nga. Magaling pang umalis na lamang ako sa lugar na ito. Sayang, alam nyo ba inay? Pinag-iipunan ko pa naman ang pagbili sa loteng katabi natin. Para sa inyo, regalo ko sa inyo. Tapos ito pala, gantong mga klase ng tao ang uuwian ko? All this time, pinaikot nyo lamang ako, ginamit nyo lamang ako. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ang sabi ng kanyang ina, bakit? Anak, hindi naman ipinagbibili ang lupa ngayon ni Mang Boy. Anong sinasabi mo? Inay, baka nakakalimutan nyo. Kung anong gusto ko, yun ang makukuha ko sa ayaw ng ibang tao at sa gusto. Sabihin nyo nga sa akin, sino ba ang tatanggi sa pera? Tama, napakagaling ko talaga, napakahusay ko talaga, alam ko na. Bibilhin ko ang loteng iyon sa ayaw nyo man o sa gusto. Sa ayaw man nila o sa gusto. Bibilhin ko yun para sa aking sarili at hindi na para sa inyo. Sa matagal na panahon, wala naman kayong mga pakinabang. Ang gagawin ko, bibilihin kong loteng iyon, ang lupang iyon, at doon ko ililipat ang negosyo ko mula Maynila. Magaling, magandang plano yun para makita niyong lahat kung paano ako umasenso nang wala kayo. Pero ang bulong ng kanyang ina, napakayabang mo na Marlon, huwag ganun. Hindi nila ipinagbibili ang mga lupang iyon, ang pag-aaring iyon, dahil para iyon sa kanilang mga anak. Marlon, itigil mo ang kayabangang ito, ang kalokohang ito. Kumalma ka at maging okay na lang tayo. Pamilya tayo. Anak. Pero hindi para makinig itong si Marlon. Ayaw niya kasi nang merong sinusunod na iba. Magmula noon, kada uwi ni Marlon ng probinsya, palagi niyang kinakausap ang mag-asawang ni Mang Boy at Aling Susan. Marlon, nandiyan ka na naman pala. Pasensya na Marlon, pero sinabi ko naman sa'yo, nung unang punta mo pa lamang hanggang sa ngayong ikalimang balik mo na, wala kaming ibebentang lupain sa'yo. Ayaw ng dalawa kong anak. Mahalaga para sa aming pamilya ang pag-aaring ito. Mana pa namin to sa aming mga lolo't lola. Mahalaga to para sa aming pamilya. Kahit magkano'ng halaga pa ng pera ngayong ialok, tatanggi ako. Sana'y maunawaan mo naman. Pero dahil nga sadyang napakayabang nga ni Marlon, ayaw niya na siya'y tinatanggihan. Ayaw niya na siya'y inaayawan. Dahil dyan, nagalit siya kay Mang Boy. Nagkataon naman na ang lote nga ni Mang Boy ay malapit lamang sa unahang bahagi ng lote nga ng kanyang ina. Kaya naman, gumawa ng paraan si Marlon upang gipitin ang mag-asawang matanda. Pinaliit niya ng pinaliit ang maaaring daanan patungo sa kanilang lote. Binakuran pa ni Marlon ang daanan nga ng mag-asawa. Dahil dyan,
labis na nahihirapan ngayon ang dalawang matanda. Mga ka-Vonnie Malia, sinasabi ko nga sa inyo, labis na ang kahihiyang ibinibigay ni Marlon sa kanyang ina. Ito kasing mag-asawang matandang ito ang takbuhan ng kanyang ina sa panahon ng pangangailangan, sa panahong hindi nagbibigay itong si Marlon. Grabe kung gipitin ni Marlon ang dalawang mag-asawa, e samantalang napakaluwag ng dalawang mag-asawang ito sa kanyang pamilya. Panay sa paghingi ng tawad itong pamilya nga ni Marlon sa dalawang mag-asawang matanda. Ngayon, maging kanyang mga kapatid, lalo pa siyang pinagsasabihan, lalo pa siyang nakasamaan ng loob. Si Marlon kasi ayaw pa rin tumigil. Nais niya pa rin gipitin ang gipitin ang dalawang matanda. Subalit ano nga ba ang tunay na rason kung bakit nais na lamang niyang manirahan dito sa probinsya? Bakit hindi na nga lamang siya sa Maynila tumira? Total, ando naman ang kanyang negosyo. Ang problema kasi, medyo nahihirapan na siya sa lahat ng bayarin doon sa Maynila. Kuryente, tubig, medyo mahina pa ang kita. Pero ang buwis, kailangan pa rin bayaran ang renta. Nagmamahal na naman. Ang ilang mga kasangkapan at ingredients nagmamahala na nga rin. Kaya naman, nais na nga talaga niyang doon itayo sa probinsya ang kanyang negosyo. Kaya ngayon, yamot na yamot kay Marlon ang mga tao. Ito namang si Marlon kung makapagyabang, akala mo naman napakaraming ipon sa bangko. Akala mo naman ang daming pag-aari. E samantalang wala nga siyang ligasinong ipon. Hanggang sa ngayon patuloy pa rin niyang ginigipit ang dalawang mag-asawang matanda. Kaya nagagalit pa rin ang mga anak nila. Kaya nagpa siyang mga itong kunina ang kanilang mga magulang at dalhin sa Maynila. At doon na nga lamang manirahan kasama nga nila. Nang malaman nga ni Marlon, pakiramdam niya siya na ang panalo. Siya na ang nagwagi. Lumipas pa ang ilang mga buwan, walang kaalam-alam si Mang Boy na ginagamit na pala ni Marlon ang kanilang lote nang walang paalam. Dahil dyan, mas lalong lumaki ang gulo nang ang makaalam ng balitang ito ay mismong mga anak ni Mang Boy. Ngayon, ang kanyang ina hindi na nga siya iniimikan. Ang kanyang dalawang kapatid, masamang masama ang loob sa kanya. Ang tanong, nasa na kaya ang kanyang ama? Ang ama ni Marlon ay isang family driver sa isang malayong lugar. Mahirap para sa kanyang mag-uwian. Palagi kasi siyang kailangan ng kanyang mga amo. Kaya minsan, hindi sila mag-abot ni Marlon sa bahay. Pero nang minsan sila'y magkatagpo, malamang nagsagutan ng mag-ama dahil itong si Marlon iginigiit na meron siyang karapatan sa pag-aaring lupa ng kanyang ina dahil siya raw ang panganay na anak. Dahil ang kanyang mga kapatid, hindi na nga makapagpigil sa kanya, imbis na magkagulo pa lalo, nakakahiya naman sa kanilang mga magulang kaya ang dalawang babaeng si Fe at Jane ay tumira na nga lamang sa ibang lugar. At doon ay bumuo ng sariling pamilya. Kaya ngayon, ang kasama lamang ni Marlon sa bahay kadalasan ay ang kanyang ina. Minsan, kasama ang kanyang ama. Dahil ang dalawang matandang ito na may-ari nga ng lupa ay nasa Maynila na ngayon, naglakas loob si Marlon na bumili ng mga materyales na gagamitin sa kanyang panibagong tindahan. Inipon niya ito sa mismong lote ni Mang Boy. At dahil tila babuo na ang kanyang loob, nais niyang kunin ang kanyang ilang kagamitan doon sa Maynila. Kaya kinabukasan, bumiyahe siya patungo ng Maynila. Araw ng Lunes noon, itong si Marlon ay busy-busy habang inaasikaso ang mga gamit na kanyang iuuwi ng probinsya. Hanggang isang magarang kotse ang tumigil ng kanyang bahay. Sa harapan mismo, napakagara, napakaganda, napakaputi. Bumaba doon ang isang lalaking mukhang profesional, matangkad at mukhang may pinag-aralan talaga. Edukado ika nga. Ang lalaking ito, nagpakilalang panganay na anak ni Mang Boy. Kinausap si Marlon ng mahinahon. Ano? Ikaw? Anak ni Mang Boy? Yung taga-probin... Ikaw? Imposible. Maniwala ako sa'yo. Sira ba ang ulo mo? Pasensya na, pero imposibleng mangyari yun. Si Mang Boy, mahirap lamang.
maaaring siya ang inuutangan ng mga kabarangay namin kapag walang-wala silang pera. Pero imposibleng... Wag mo kong lokohin. Sino ka ba talaga? Scammer ka, no? Anong ginagawa mo rito? Saan mo nakuha ang address ko? Ikaw, parang kilala kita. Sa hilat siya ng mukha mong yan, parang hindi ka gagawa ng maganda. Umalis ka nga rito. Ayoko nang kausapin ka. Inuubos mong panahon ko. Buisit. Yan ang sabi ni Marlon. Alam mo, akala ko OA lang magkwentong nanay ko. Pero all this time, tama pala sila. Mayabang ka nga. Napakahangin mo. Akala mo kung sino ka magsalita. Pumunta ako rito para makausap ka ng maayos. Nais kong malaman mo na kung hindi mo pa kami titigilan, idedemanda ka namin. Lahat yun, idadaan ko sa legal na paraan. Pero bago ang lahat, gusto kong malaman mo na wala akong makitang dahilan para magyabang ka sa mga tao. Sa itsura ng bahay mo na mukhang nangungupahan ka lamang? Sa itsura ng iyong karinderiya? Restaurant, ika nga? Malangaw. Madumi. At parang wala pang permit. Yun ba ang iyong ipinagmamalaki? Alam mo, sana bago ka magyabang, isipin mo muna ang paraan kung paano ka lulusot sa mga taong maaaring mag-check ng negosyo mo. Kumpleto ba ang papeles mo? Mr. Marlon Enriquez, gusto ko lang malaman mo. Yung ipinagyayabang mo? Barya lamang yan sa kinikita ko sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan. Tell you honestly, kahit yung kitain mo sa buong isang taon sa negosyo mong yun, wala pa rin sa kalingkingan ang kinikita ko buwan-buwan. Please lang, payo ko sa iyo pare, itigil mo yung kayabangan mo. Sa ginagawa mong yan, may kalalagyan ka. Maya-maya ay lumapit dahan-dahan itong si Rowell na panganay na anak ni Wang Boy dito kay Marlon at sinabing, sa susunod na malaman kong ipinapahiya mo ang mga magulang ko sa atin, ako mismo ang gagawa ng paraan para tuluyang maipasara ang negosyo mo. Makukulong ka pa sigurado. Ano? Naiwang walang imik si Marlon. Nakatitig lamang ito sa lalaking sumakay sa mamahaling kotse. Nakaramdam siya ng takot, pero mas nakaramdam siya ng inggit. Alam ni Marlon na nung pumunta ang anak ni Mang Boy sa kanya, malamang uuwi na nga din ito ng probinsya. Mahirap na, baka malaman ng mga tao sa kanila ang tunay na kanyang kalagayan sa Maynila. Kaya ang nais niya ay maunahan ng mga ito na umuwi ng probinsya. Kaya lang, nakakommute lang siya. Nakakotse yung dalawa. Paano niyang mahuunahan ng mga ito? Habang nasa bus pa itong si Marlon, tumawag ang kanyang ama. Galit na galit nga ito. At ang sabi, ikinakahiya daw niya si Marlon dahil matalik niyang kaibigan itong si Paring Boy. Ngayon, binigyan niya ng malaking problema ang kanyang ama dahil nga wala siya sa kanila, itong kanyang ama ang ipinatawag sa barangay hall. Kahiya-hiya ang inabot ng kanyang pamilya dahil kay Marlon. Merong kasing video at pictures na ipinakita itong mga anak ni Mang Boy dito sa barangay hall. Picture yon kung paanong itinambak ni Marlon ang lahat ng kanyang materyales sa lote nga na hindi naman niya pag-aari. Kitang-kita sa video kung paano niyang bastusin at sigaw-sigawan si Mang Boy at si Aling Susan. Pagdating sa lote nga ni Mang Boy, napakadumi ng loob ng kanilang tahanan, maging bakuran nga nila. Sinira pa ni Marlon ang bakuran ni Mang Boy sa pag-aakalang hindi na nga uuwi ng probinsya ang dalawang matanda. Labis ang galit ng dalawang anak ni Mang Boy, kaya naman ipinablatter itong si Marlon. Isiniwalat nila ang totoong kalagayan ng buhay nitong si Marlon doon sa Maynila. Sinabi nila ang buong katotohanan na wala naman talagang restaurant itong si Marlon. Meron siyang eatery at ang problema pa, hindi lamang basta eatery yon. Mukhang may problema pa dahil mahina ang kitaan, kakaunti ang customers, kulang pa sa dokumento. Hindi kumpleto ang kanyang mga permit. Sinabi nila na itong si Marlon wala talagang sariling sasakyan
Ang totoo niyan, matagal na niyang naibenta ang kanyang motor at kotse dahil kulang na kulang nga siya sa budget. Wala din siyang sariling tahanan, nangungupahan lamang siya sa Maynila. Ang pictures ng mga kotse, motor at bahay na kanyang ipinapakita ay bahay at pag-aari ng ilang kakilala nga niya sa Maynila. Mga kabarkada, mga nakakainuman niya. Nang malaman nga ni Marlon na alam na ng mga tao ang tunay niyang itinatago, nahiya na siya lalo. Wala siyang mukhang ipapakita sa mga taong siniraan niya noon. Kaya naman, nagbalik siya ng Maynila. Umikot lamang siya. Wala kasi siyang mukhang ipapakita sa kanyang sariling mga magulang at mga kapatid. Nagpalit na siya ng phone number. Ngayon, hindi na nga siya makontakt ng kanyang mga magulang. Kasabay pa nga nito, unti-unting nasisira na ang kanyang negosyo. Malaki na ang kanyang lugi. Ang kanyang benta, paliit pa rin ang paliit. Ang kanyang mga inuutosang tauhan doon, lahat sila ay nag-quit. Ang kwarto o bahay na kanyang inuupahan sa Maynila, hindi na niya pwedeng uwian. Dahil baon na nga siya sa utang doon, ilang buwan na pala itong hindi nagbabayad. Ngayon, saan siya uuwi? Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang bumalik ng probinsya at doon, sa kanilang probinsya, sa kanilang bayan, gabi na nga siyang nakauwi. Patago siyang pumasok ng kanilang tahanan at nagkulong na nga lamang siya sa loob ng kanyang bahay. Kasama ang kanyang mga magulang. Ano mang sabihin ng kanyang mga magulang, hindi niya iniintindi. As in, hindi talaga siya lumalabas ng bahay na iyon. Inilak niya ang pintuan, maging ang bintana. Ngayon, bilang gante ng mga anak ni Mang Boy, binili nga nila ang kalahating loteng pag-aari ng ina nitong si Marlon. Wala silang magagawa, baon sila ng utang kay Mang Boy. Ngayon, sina Mang Boy na ang nagpapagawa ng pader sa kanila. Napakataas nga nito. Maliit lamang ang daang maaari mong daanan. Sapat lamang para sa ilang tao. Siguro'y naawa itong sina Mang Boy kaya ang kanyang mga anak inurong na ang kanilang kaso para kay Marlon. Siguro, ito'y tanda lamang at leksyon para sa kanya. Isang hapon, itong tatay ni Marlon ay kumatok sa kanyang pintuan. Pero hindi siya sumagot, hindi siya tumugon nang siya'y tinawag. Ang sabi ng kanyang ama, tahimik sana ang buhay natin, Marlon. Pero dahil sa kayabangan mo, dahil sa laki ng ulo mo, nangyari mga problemang ito. Marlon, anak, kung ganito lamang pala mangyayari, sana hindi ka na nga lamang yumaman. Kung ang kapalit ng lahat ng iyon ay problemang ganito, sana hindi na lang. Alam na alam mong matanda na ako. Mahina na ang iyong inay. Binigyan mo pa kami ng malaking problema. Napakatinding kahihiyan ang ginawa mo. Pero alam kong nangyari na ang lahat. Pagsabihan man kita ngayon, wala nang mangyayari pa. Wala nang patutunguhan pa. Hawak mong sarili mo. Matanda ka na. Sana'y natuto ka sa ginawa mong kalokohan. Nang dahil sa mga nangyaring ito, itong si Marlon ang madalas pag-usapan sa bawat kantungan ng kanilang bayan. Kung noon, siya ang palaging bully, ngayon, siya na ang pinagtatawanan. Siya na ang kinukutsa, siya na ang inaayawan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagpa siya ang kanyang ina na tuluyan na ngang ibenta ang lahat ng kanyang pag-aaring lote kina Mang Boy. At pumunta na nga lamang sa bayan kung saan nakatira ang dalawa pa niyang anak. Dahil dyan, napilitang sumama si Marlon sa kanyang ina at sa kanyang ama. Dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Wala siyang mukhang maipakita sa kanyang dalawang kapatid. Malamang, pagsasabihan siya ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Pero wala siyang magagawa. Siya talaga ang nagkamali. Pero at least, tinanggap pa rin siya ng kanyang mga kapatid. Dahil para sa kanila, ito na ang panahon ng pagbawi. Hingi ng kapatawaran itong si Marlon sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang.
Hindi man agad-agad, at least alam niyang makukuha niya ang kapatawaran. Lumipas pang ilang panahon, itong si Marlon ngayon ay isa na nga lamang helper sa isang maliit na restaurant. Minsan tagapagluto, kadalasan dishwasher. Minsan waiter. Napakabilis ng pag-ikot ng gulong ng buhay dito kay Marlon. Ngayon, matanda na nga ito. Tumanda na nga itong binata. Walang mga anak, walang asawa, wala nga ni kasintahan. Nakabawi naman siya kahit papaano sa kanyang mga magulang dahil siya ang nag-alaga sa mga ito. Dahil ang kanyang mga kapatid meron ng sariling mga pamilya, may mga anak na ang mga yon. Sa bawat araw na lumilipas, palagi pa rin yung naaalala ang kanyang dating buhay. Ang dami niyang pagsisisi. At ngayon, tila ba hanggang ngayon, hindi pa rin niya magawang patawarin ang kanyang sarili. Tunay nga naman na ang kayabangan ay kapatid ng kahambugan. Ang kahambugan ang ugat ng kanyang kamalasan. Mga ka-Vonimalia, dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shoutout time! Shoutout time! Erlene Da Claveria, Marivic Bueno, Azilana Sketchen, Alma Macabe, Mirna Galicia, Shirley Gayanelo, Armen Datula at Pio Poneles, kasama sina Miss Arlene Malyari, Bong Delgado, Priscilla Batan, Merlilin, Demi Senal, Franz, Christopher Almario at Mr. Alfredo Sigwa. Last but not the least, Miss Jonalyn Bueno, Bernard Bourbon, Len Gonzalez, Princess Rocker at Emeliza Tominaga. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you again next time. This is Vonimalia TV. Paalam po.